Ladies and gentlemen, this is a dishonorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this fifth regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Camille Angelin M. Lopez, Honorable Mark Arles Filuansing, Honorable Gwendolyn Co. Wong, Honorable Joel Dipua, Honorable Ralph Peter Sumali, Honorable Oscar M. Goss II, Honorable Mer Lopez Silva, Honorable Yunilo Ikatipon, Honorable Afiora Roquefort, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Nonato Armonfero, Honorable Emmanuel Lady Castro, Honorable Paulino V. Cairobin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Ralph Peter S. Umali for our invocation? Tayo po'y tumahimik. At ating alalahanin na tayo na sa presensya ng Panginoon. Lord, let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift my soul. Deliver me from my enemies, O Lord. I have fled to you for refuge. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. For your name's sake, O Lord, preserve my life. In your righteousness, bring my soul out of trouble, and in your steadfast love, you will cut off my enemies and you will destroy all the adversities of my soul, for I am your servant. Lahat po ito ay hinahiling natin sa ating inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. May we likewise request the Honorable Umali to lead the singing of our national anthem. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at ating awiting ang lupang hinirang. Magandang umaga po sa ating lahat. Privilege. The Honorable Carubin is recognized. Good morning po sa inyong lahat, Mr. Chair. Good morning sa aking mga kasamahan, sa ating mga bisita. Mr. Chair, may dalawa po ako ngayong privilege speech. Yung una po ay tungkol po doon sa ating ordinansa sa Lipa City Plan Ordinance. During our previous committee hearings, napag-alaman po natin na kailangan na rin po natin baguhin o magkalagay tayo ng amendments doon po sa 2000 na Lipa City Plan Ordinance, dahil marami na rin po talagang kailangan baguhin na siya na rin pong pinopropose ng ating city vet officer na si Dr. Sam Cumea. Mayroon po siyang dokumentong ipinasa rito sa akin. Kung mamarapatin niyo po, ito ay papasa ko po sa secretariat at mapareper po sa tamang committee. Sige po, Mr. Secretary. Dog pound? Refer na natin. Refer to the Committee on Health. Privilege. Thank you, Mr. Chair.
Ang isa ko pa pong privilege, yung pong tungkol sa ating mga subdivision. Base po sa pag-meeting namin mga kapitan, nahihirapan po ating mga barangay functionaries, lalo na po yung mga tanod na napasok doon sa mga subdivision. Halimbawa po pag serve ng mga notices. Pag napunta po yung ating mga tanod doon para ibigay yung nga po mga notice doon sa mga homeowners, naghihintay pa po ng matagal yung ating mga tanod at yun po ay laking abala para sa ating mga functionaries. Kasi una-una po, yun naman po talaga mga notice na binibigay namin ay para na rin po doon sa mga homeowners na hindi nagkakaunawan na sila na rin po mismo ang nahingi sa mga barangay upang maayos. Ay pag nadating po sa gate, talaga pong sinasubject pa rin doon sa security protocol na kung tutuusin po hindi po talaga dapat. Si unang-una po talaga napakalaking abala, perwesyo at sakripisyo sa aming mga barangay captains at sa ating mga barangay tanod. Gusto ko rin po itong ma-refer sa tamang committee. Thank you, Mr. Chair. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Privilege, the Honorable Silva is recognized. Good morning, Mr. Chairman. Na mapag-introduce ako dito ng dalawang privilege speech, Mr. Chairman, with your approval. Mr. Chairman, ang una ho ay nakakaalarma dito ho sa atin ho sa City Hall Compound, Mr. Chairman, ay ilang beses na ho nagkaroon ng nakawan. Na kung saan ho, ito hong nung nagdaan hong kabilang linggo, ay isa hong motor ang nanakaw. Siguro, Mr. Chairman, ay dapat ay maalarma tayo dito dahil sa baka ho ang sumunod ng mga biktima ay mga sasakyan ho ng mga konsihal at ng atin hong iba hong mga empleyado ng City Hall ay lalo hong magiging kawaawa naman ho. Kaya, Mr. Chairman, siguro dapat ito may refer sa tamang committee ba't na mapag-aralan kung paano ho natin mabibigyan ng sekuridad ang atin hong mga empleyado, ang atin hong mga kababayan na nagpaparada ho ng sasakyan dito ho sa compound ng City Hall, Mr. Chairman. At ang... Refer to the Committee on Peace and Order. Padalawa, Mr. Chairman. Ako ho yun yun. Nagtataka. Kaweng. Dahil ho, sa araw-araw ko ho pagdaan ho dito sa atin no, sa mula doon sa may Robinson hanggang dito ho sa may turnabout ho na dito sa may Sabang. Ako'y nagtataka, Mr. Chairman. Dahil ho, ano ho talaga baga ang gustong maging mukha ng lungsod ng Lipa? Alam mo nyo, doon nga sa yung Leaning Tower of Pisa, Mr. Chairman, makita natin na yan ay sa Paris. Ano ho? Makita ho natin yung Statue of Liberty, Amerika, Mr. Chairman. Dito sa lungsod ng Lipa, pagka nakita natin yung turnabout, yung bagaho ang mukha ng Lipa. Ibig sabihin, Mr. Chairman, siguro dapat ho natin pag-aralan at makita natin kung ano ang dapat natin gawin sa dalawang turnabout na ito, Mr. Chairman. Alam niyo, nakita ko minsan, sabi ko nga ho, since noong 2010 pa ho, 2010 pa yata nga ho yun, Mr. Chairman, kung tayo ho dito'y nag-alaga ho tayo ng itik, sa akin tingin, Mr. Chairman, baka ho ang Lipa nagkaroon ng itik festival, Mr. Chairman. Isipin nun natin, Mr. Chairman, ano gawong, siguro, kung atin nung titingnan, siguro ang motibo ho nila, mapaayos ang daan, pero sayang din ho yung space na yun, Mr. Chairman, na dapat sana, malagyan malamang natin ng isang istruktura na para mapagkilalan ng lungsod na Lipa. Or, malagyan natin ng isang istruktura na kung saan ho ay magiging kaya-aya sa mukha ho ng lungsod na Lipa. Natatandaan ko ho nung panahon ni Mayor Vilma, nagkaroon yata ho doon ng isang mini fountain. Ano ho? Pinagliguan ni Sharon. Mr. Chairman, Mr. Chairman, ang ibig sabihin, no, ano ho talaga? Mas magandang pa ho yun. Pinakinabangan ni Sharon ng matagal na panahon. Ay dito ho, ay hindi ko alam kung ano yung objektibo ho. Ay, sabi ko nga ho, kung inilagyan natin ng itik,
siguro ang lungsod na Lipa ay nagkaroon na ng Itik Festival. Sa akin, ang ibig sabihin, Mr. Chairman, ang aking punto de vista, lagi natin at pag-isipan natin kung ano magandang istruktura na nagpapakita ng ano baga ang lungsod na Lipa. Oh, para magkaroon tayo ng isang maaaring huyin maging dahilan na tayo'y dayuhin din ng mga turista. Kaya Mr. Chairman, sa akin ng palagay, dapat may representante ng committee ba't na mapag-aralan na ito'y panahon na ho. Hindi yung makita natin, napapansin ko, tuwi na ako ako'y dadaan dyan, Mr. Chairman, ako'y napapatawa. Dahil sabi ko nga ho, siguro kung ito'y nalagyan ng maraming itik, eh siguro marami tayong mga kababayang mahihirap ang matutulungan. Kaya Mr. Chairman, hinihiling ko sa inyo na may representante ng committee ba at mapag-aralan ng pamahalang ito, ng administrasyon ito, kung ano hong magandang istruktura ang pwedeng ilagay ho natin diyan na magiging mukha ng lungsod na Lipa. Refer to the Committee on Tourism and Beautification. Privilege, the Honorable Katipon is... sige, the Honorable Gwen Wong is recognized. Good morning, Chairman. Colleagues, Vice Mayor and myself received a letter from the Lipa City Senior High School. They are requesting a contract of use of rock, pero i-clear ko ang location. It is for the current location nila sa Padre Valerio Malabanan Memorial School. Kailangan po ito ng Lipa City Senior High School so that they can be granted by the DepEd any budgetary allocations for such school, which is primarily they need for their MOOE. I would like to request our chairman to please refer this to the proper committee so that when the DepEd and the PVM group are ready, we can immediately assist them. Thank you. The matter brought up by the Honorable Gwen Wong is referred to the Committee on Education. Information lang po sa mga members ng City Council. Ito po nga sa PBMIT, ito po ay senior high school din. Stand-alone din po. Pero napakaganda po niyan kasi wala hong pondong ginastos ang local government. Yan pong lahat ay pera galing sa national government. At ito po ay matagal na hong hinihiling ng atin hong mga teachers. Unfortunately, nagkaroon ho ng misconception, nagkaroon ho ng maling dating ng salita, ang akala po ay hinaharangan ng sangguni ang paglunsod. Nakausap ko na po kanina mga taga-DepEd, first time po nating nakita. 8 months na po yan nilang nire-request, nasa office po ng mayor. 8 months na po yan nakapending, nga ngayon lang po natin nakita ang dokumentong yan. At ako po yung nakikiusap sa members ng sangguni yan, kasama po kay Konsehala Gwen, na magkandak agad po ng committee hearing as soon as possible para ho matulungan ho natin yung ating mga estudyante po ng K-12 at magkaroon po sila ng pondo dahil ito po ay walang magagastos ang city government. Napakagandang programa para po sa edukasyon ng ating mga kabataan. Refer to the Committee on Education. Privilege, the Honorable Katipon is recognized. Parang Merlo, paupo. Sa lahat ng mga kasamahan sa bisita, at higito sa kalanggalang na Vice Mayor Eric Aprica, yun hong ating nakikita na pang sa bawat session na may mga konsyal na nagpi-privilege, may mga konsyal na kawang. Ito hong aming ginagawang ito, ito ho ay role ng isang konsyal. Pag ikaw ay hindi umimik dito, hindi mo na iparating sa bayan o kanino man ang hinaing, ang concern, may mga bagay laang na kadalasan kinagagalitan ang konsehal. At alam ko, pinakamaraming galit sa akin pag sila'y nasa sagasaan. Pero ang lahat po ngayon ay alang-alang sa bayan, ay tayo ho ay tumatanggap ng critics o kung ano pa man hong pula. Pero kailangan hong malaman lagi ng bayan. Sa pagkakataong ito, gusto ko naman hong buksan at gusto ko ho namang paalalahanan ang feedback na baka sa kanilang mabilis na aksyon, nakita ko hundo sa internet, sa PhilJevs, yung tinatawag hong second phase ng Sports Academy. Phase 2.
Dito ho, ang akin hong inaalaala dito, baka ho ito'y na-overlook ng mayor o ng advisor ng mayor, na ito hong sports academy ay gusto kong paalalahanan ng PBAC na reviewin ng maayos ang kanilang gagawing bidding this coming February 15. Kinukuha ko sana dito ang attention ng Committee on Engineering saka ho Committee on Appropriation na itong bagay na ito, kailangan din naman, proteksyonan din naman natin dito ng county ang mayor. Kasi ho, itong phase 1 ng Sports Academy, ito ho ay may tinatawag ho tayong appropriation na 99 million from SEP Fund. Yun ang sa Special Educational Fund. At ito ho ay pondo rin ng lokal na gobyerno ng Lusod ng Lipa. Kung hindi ho ako nagkakamali, ito ho ay nagkaroon ng disallowance sa Commission on Audit ng halagang 21 million. Ngayon ho, kung ito gaho ay nasettled na, ayun ho ang aking assignment sa inyong dalawa, sa committees, na i-check ng ayos at kung natin hong mamarapatin, natin hong bigyan ng authority ang ating ikalawang punong lungsod na makipagdialogo o masulatan ang COA tungkol sa status ng tinatawag nating 21 million suspension ng COA dito sa 99 million na ipinagpagawa ng Sports Academy. Una ho yan. Padalwa, si Kagawad Gwen sa pagsusumikap niya na sa kagustuhan niyang maayos ang Sports Academy, nagpasa siya dito ng use of track. Sa hindi inaasahan, ang mga kasama ay hindi naliliwanagan at ako hindi rin naliliwanagan, kasama ako doon, hindi nakalusot na use of track. Paano ito may pagawa ng DepEd? Ay, ng local government sa pamamagitan ng pondo ng DepEd. At patatlo, yung phase 1 ito, yung 99 million noong lumang administrasyon ng konseho sa pangungunan ni Kagawad Don Linato, pakiwari ko lang. Ito ay nagkaroon ng authority from the Sangguniang Panlunsod ang pondo nito kahit ito ay tinatawag na SEP Fund. Tatlong bagay ho ang aking binuksan dito at ako ho'y naniniwala na iko-committee hearing ito sa pamamagitan ng referral ng Vice Mayor ng ating Chairman ng Committee on Engineering saka Committee on Appropriation as phase 2 ang 99 million SEP Fund. Dapat ho'y maalman ito ng mga teachers, ng mga district supervisor na itong pondong ito, pag ito'y ginamit uli sa Sports Academy, wala na namang pondong makukuha ang ating mga eskwelahan, ang ating mga teachers na mga allowance, at higit nga po sa lahat, baka ito ay hindi nalalaman ng mayor na ito ay may disallowance. Kaya ito'y kung magkakaroon ito ng committee hearing, maliliwanagan natin na proteksyonan natin ng mayor, na proteksyonan natin ang pera ng bayan. At yun nga ho, ang huli, bigyan ho natin ng authority ang ating kagagalang-galang na Vice Mayor Eric Aprica na makipag-usap sa ating COA auditor para ho naman doon sa 21 million disallowance ng Sports Academy Phase 1. Magandang umaga ho at maraming salamat. Referred to the Committee on Education and Committee on Appropriations. The Honorable La Mendoza is recognized. And Committee on Engineering. Yes, magandang umaga po sa ating pong presiding officer, sa lahat po ng mga kasama po natin na dito. Gusto ko rin lamang pong dagdagan yung sa sinabi po ni Consel Nilo kasi narinig ko nga po na ibinabalik na uli na magbibidding na ng 99 million para sa pagpapagawa ng Sports Academy. Meron lang po kasi akong natatandaan na ito nga po ay aking ipinakuha noon ng kopya. Ang gagamitin pong pondo kasi dito sa Sports Academy ay manggagaling po sa ating SEF. Pero gusto ko lamang po sanang reiterate, gusto ko rin lamang pong ulitin at ito naman po ibabanggitin ko pa rin po pagdating po ng committee hearing. Ang utilization po ng SEF, ang priority po is the construction, repair, and maintenance of school building and facilities.
So siguro madami po tayong school buildings, madami po tayong facilities na hindi pa ho natin na ibibigay sa ating pong mga barangay. Siguro ho bago ho tayo mag-create na naman ng panibago ho nating pagkakagastusan at siguro naman po eh hindi ganong pa rin kalaki ang makikinabang at mas madami ang makikinabang sa ating mga barangay, siguro ho ay dapat bigyan ho muna natin ng priority yung pong mga nasa barangay. Pangalawa po, extension of classes. Pangatlo, educational research. Number four, books and periodicals. Kumpleto ka po ang ating pong mga gamit ng ating mga kabataan dito sa ating lungsod. Panlima pa po ang sports development activities from barangay to national levels. So, sana po'y bago po umaksyon uli ang atin pong mga magpapagawa ng sports academy, tingnan po natin kung ano ang kailangang i-priority ng atin pong SEF fund para humalaman kung ano ho ang mga pangangailangan ng ating mga kabataan. Ito rin po, sa akin pong research, nakita ko rin po na merong joint circulars ang DepEd, DBM, at ang DILG, which has an expanded list to include salaries of teachers and non-teaching personnels, IT resources, citizen development, and other co-curricular activities. So madami hong pwede hong paglaanan at hindi lamang po ibabagsak na lamang po basta-basta na lamang ang ating pong SEF fund na bago po mapakinabangan, ang kailangan hong magpa-committee hearing po ang ating pong chairman ay aabuti ng 300 million bago hong matapos ang sports academy niyan. So mag-iintay na naman po ng another year para po mag-complete po yung facilities na yan. So hindi ho kaagad mapapakinabangan ng ating mga kabataan. Pero I think this is not yet the right forum para po i-discuss po in details. But binibigyan ko na po kaagad kayo ng heads up kung saan po pwedeng gamitin ang atin pong SEF fund. Sana po pag-isipan po natin, pag-aralan po natin, tanungin ho natin ang karamihan ng mga kabataan kung ano ang pangangailangan nila dito sa kanilang pag-aaral. Kung hindi pa naman ho kailangan ang sports academy, bakit po natin dyan ilalagay ang pondo ng atin pong mga kabataan? Marami pong salamat. Additional lang po doon sa sinabi ni Consel Bibong na saan pwedeng gamitin ang SEF fund. Pwede na rin pong gamitin ang SEF fund para po sa ating mga daycare na mga bata. Kung wala hong building ang daycare, pwede ho natin gamitin sa daycare. At pwede rin natin gamitin sa pondo ho ng mga PTA. Ang mga PTA ho, halos araw-araw nang napunta sa atin dito, nagsusulisit, pwede hong gamitin ang SEF fund para ho sa pondo ho ng PTA, pagkapatayo ho ng mga tindahan, mga kantin. Pwede rin pong gamitin ang SEF fund para ho sa mga lumalaban na mga estudyante, mapa-sports kung ano-ano man ho. Kita naman ho ninyo, mga bata, gala, sa halip ho sila nag-aaral, gala ho sa pagsusulisit. Pwede na rin hong gamitin nyo sa sports ang SEF fund. Sana ho'y maliwanagan ang mga konsehal kung ano po ba talaga dapat ang priority ng paggastos ho ng pondo ng ating SEF. Consel Chairman, marami hong nabanggit si Consel Bibong na different agencies. May PTA pa nga pala dyan. Meron hong DILG. Meron hong DepEd. Sa kanina ho na, mention ko ho na, hinihingi ko sa inyong authority na bibigyan ho natin si Vice Mayor na mag-inquiry sa Department of sa Commission on Audit, ay isasama ko na rin ho ang various sa department like DILG, the DepEd, especially the local yung mga association ng PTA, at ito yung malaking bagay. At ito ho ay nasa Philippine Government Electronic Procurement System ho sa internet na ang bidding ho nito ay February 15. So before February 15, kailangan ho namin sa pamamagitan ng committee, yun hong inyong report, kung ito gahoy nararapat na ipagpaliban ang committee hearing dahil ito ho ay sensitibong bagay na buksan ho ito sa sandigan at maaari ho ang feedback dito. Ang miyembro ng feedback dito ay managot kung sakaling makitaan ho ng sanggunian panlunsod
nang hindi ho tama o ma-technical ho sila sa kanilang ginawa. Lila po at maraming salamat. The Honorable De Castro is recognized. Wala ho magkukomentaryo diya sa SEDPAN. Gusto ko ipabati sa inyo, kung hindi man ako nagkakamali, yan SEDPAN po ay pondo yan ng DepEd. Naka-interest lamang dito yan sa City Hall. Naka-earmark yan sa DepEd. Kaya sa aking pananaw ay diskresyonan ng DepEd kung saan nila gagastusin, provided it is within the bounds ng pagkakagastusan na itinatadhana ng DepEd. Kaya po sa aking pananaw ay hindi po, wala yata tayong pakialam doon kung hindi nagkakamali. Pero ng DepEd yan, katulad din nyo yung mga kinukulikta ng barangay, dahil walang resibo ang barangay, ang ginagamit na resibo ay ang city resibo ng City Hall. Pagka nakulikta, diretso dito sa siyudad sa Tresurero. Pero nagre-resibo ang barangay. Pero hindi pwedeng pakalman ng Tresurero. Kung nang sabihin ng barangay tungkol sa bagay niya sa pera, yan ibabalik sa barangay. Lalo yung mga permit sa barangay, ang resibo niya ay sa City Hall. Pero ang pundo ay di ang koleksyon dito napunta sa City Hall. Ngayon, kung anong paggagamitan ng barangay, discretion sa barangay, provided it is not contrary to law, public morals, public policy, public order, at tradition. Yan po. The Honorable Katipon is recognized. Tasi, Consel Patmon, nasusunod. Gusto ko lang akong magka-react doon kay Consel Aweng na ito yung discretion ng DepEd. Unang-una ho, ang source of fund po ng SEPAN, ayan ho, galing 1% o half of percent ng real property tax. Ang half po niya, papunta sa barangay PAN, the half it is to the school board. Then, ito ho ay ipinasok ho natin sa annual budget ng siyudad na Lipa na ina-aproban ng sanggunian ng panlungsod. Gusto ko rin kaya ho, gusto ko ito ma-committee report. Gusto ko ho ditong, hindi ho porket kami ho nagpi-privilege speech dito, minsan na-atake namin ng mayor. Pero sa pagkakataon ito, gusto ko ang proteksyonan ng mayor. Sa pagkakataon ito, sapagkat ito ho ay nung una, na phase 1, inihingi ho ito ng authority. Dito sa sanggo ng panlusod na makagawa ho ng sports academy, nagamit ito ang SEPAN. At lahat ng school building. Lahat ng school building. Ngayon ho, ito ay SEPAN ulit na dapat ho inauna nga dito yung use of track at saka ho yung tinatawag ho nating question of phase 1 na meron ho tinatawag na suspension na almost 21 million ang COA nung makita nila sa audit. Ngayon, kung malalagay yung phase 2, anong naging status ng phase 1? Anong naging resulta ng COA findings against the city government? Yun lang po. The Honorable Bonfero is recognized. Good morning, Mr. Chair. Sa lahat ng aking mga kasama, sa lahat ng mga bisita, magandang umaga. In point of inquiry lang po, kasi tatlo po yung nirefer nyo sa regarding that matter. Ang isa ho ay sa Afro, sa Engineering, at saka po sa Education. May I know, Mr. Chair, who is the leading committee? Ang Engineering po ang lead committee dahil ito po ay Construction. Okay, thank you, sir. The Honorable Mendoza is recognized. Tao si Consel Silva. Ito po naman ay kaunting reaction lamang po dun sa nabanggit po ng kasama po natin na si Attorney Obeng. Sana naman po ay wag naman po sana yung term na tayo ay walang pakialam doon po sa SEF Fund o doon po sa kinabukasan ng ating mga kababayan. We are here not just na tayo po ay being an elected official. We are here to protect the needs and the future of our children. So ito po lamang ang kailangan nating bantayan. Bakit po kailangan magkameron ng representative ng sangguniang panlunsod sa ating pong local school board? Bakit po ang local school board is headed by the local city official, which is the our city mayor? Yan po ay kasama rin sa ating functions. Siguro, tingnan po naman natin, tayo naman po ipwede naman po na mag-suggest kung ano po pwedeng gawin dyan po sa
sa pondong yan. Kaya nga po merong school board na tinatayo, na itinayo po at nandiyan po ay represented po ang marami. Pero hindi ko po sinasabi naman na nakukontrol lamang ng isang tao o ng dalawang tao ang local school board. Na andiyan nga po ang atin pong chairman ng education, which I know na alam naman po natin na ang gusto po niya ay mapaganda ang lungsod ng Lipa, mapaganda ang ating ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Kaya po sana, ang point ko po ay hindi po pwedeng nakahiwalay na rin ang atin pong DepEd, lalong-lalo na ho pagdating sa ating mga kabataan at lahat din naman po ng pangangailangan ng DepEd, lalong-lalo na ho pagdating dito sa ating city, tinutulungan po ng sangguniang panlunsod. So sana po, magkameron nga po ng ang aking pong dalangin ay magkameron nga po ng committee hearing, marinig po natin, baka ho pwedeng isama po natin ang local school board at marinig ho natin sa bawat miyembro ng local school board ang kanilang pagsang-ayon doon po sa uunahin nila ang sports academy bago yung ibang pangangailangan ng mag-aaral sa lungsod ng Lipa. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, pagpalagay na tama ho ang akin hong kaibigan at ginagalang na mentor, Kaweng Di Castro, na inhipondo ng DepEd. Mr. Chairman, tatama ho siguro dahil gastusin ho nila. Pero ang una, Mr. Chairman, dapat din nga ho dumasanggunan, una, yan ho ay kontrata na papasukan ng alkalde. At lahat ng kontrata na papasukan ng alkalde, dapat ho, tayo dito sa sanggunian ay inaaprubahan natin bago saan mapapunta ho yung kontrata at kung anong kontrata ang pasukan. Bilang proteksyon, sinasabi nga ho ni Paring Nilo, sa ating alkalde at sa higit ho sa lahat, sa atin ng lungsod. Padalwa, Mr. Chairman, may isa pa rin hong resolution or isang privilege speech na nirendered ho ni Kagawad Wong na hindi pa rin ho nasesettle tungkol po diyan sa phase 1 nitong Sports Academy. At patatlo, Mr. Chairman, ang paglalagyan ng pondo, bagamat pondo yan, ng DepEd, ay yan ho ay property ng local government. So, it must be, isettle muna natin lahat yan. Kaya, Mr. Chairman, siguro, isama ho natin lahat yan sa committee hearing. At siguro, Mr. Chairman, kami ho ni siguro ni Paring Nilo ay a-attend dyan pagka nagpatawag ho ng committee hearing ang tamang committee ba. Maraming salamat po. So, yung po natin dalawa po ang mangyayari, tayo po yung mag-i-inquire din dahil po merong February 15 date due na timeline, pero magkakandak din po ng committee hearing. Pero para po alam po na sanggunian pang lungsod, ito po yung ating itatanong sa mga concerned agencies. Number one, why is the second phase of Lipa Sports Academy allowed to proceed considering that there is still a pending notice of disallowance dun po sa phase 1? Second po, ay why is the second phase 2 of Lipa Sports Academy allowed to proceed considering that the contract of use of rock between the city and DepEd was not yet passed by the sangguniang panglunsod? Third po, at with due respect po kay Attorney Oveng De Castro, is the city mayor legally allowed to enter into a contract without prior authorization from the sangguniang panglunsod? Considering po na sa function po, powers, duties ng Chief Executive, chapter, Section 455, Letter A, Roman Numeral Number 6, represent the city in all its business transactions and sign in its behalf all bonds, contracts, and obligations and such other documents upon authority of the sangguniang panglunsod. So maliwanag po na hindi pwedeng pumasok ang mayor sa anumang kontrata without authority from the sangguniang panglunsod. And last po, yung binanggit naman po ni Consel Bibong, ano na po nangyari? Doon naman ho sa mga request ng atin ng mga various schools sa Lipa. Kulang ho sa repairs, kulang sira ang CR, wala ho mga tubig. Ang tagal na ho, taon-taon na, baka ho may 5 taon, 6 taon na ho nag-request sa atin. Bakit ho hindi ho ito nagagawa? Eh may pondo naman po tayong daan-daang milyon ng SEP, but hindi ho ito ginagawa, hindi ho ito inuuna, at nakapokus po tayo sa
daang milyon na rin ho magagastos para ho sa Sports Academy. Ito po itatanong po natin sa mga various agencies para ho magkaroon ho ng kalinawan para po before po mag-conduct ng committee hearing, meron po namang idea na ang sangguni ang panglunsod. Dahil ito po naman ay actually hindi po alam ng sangguni ang panglunsod to. Nagkataon lang ho, kami ni Consel Nilo ay nag-check na Consel Junjun, nag-check sa computer, nakita ho namin na nasa Philjobs na pala at sa February 15 pala ay meron ng bidding. So buti na lang ho at natin nakita doon para naman no, at least naman ho yung na-inform ang sangguni ang panglunsod sa kung ano ho pala mangyayari sa atin hong bayan at kung paano ho pala ginagastos ang pera ng lunsod ng Lipa. The Honorable De Castro is recognized. Tungkol po diyan sa ang kalintulad po na yung 1% ng DepEd, katulad din ang share ng local government sa national government. Walang pakialam ang national government kung saan gagastusin ng syudad yung kanyang ira. Provided sa kukuan din sa kuwa yun. Provided po may authority na sanggunian ng paggastos. Oh, dadaan din sa authority na sanggunian yung gaya, kaya nagbabudget tayo eh. Ngayon, bakit ang mayor ay nakakapirma, nakaka-enter in the contract sa dyan, sa tungkol sa DepEd? Because he is the chairman of the school board. With the authority from the school board, he is authorized to enter. Kasi chairman siya ng board eh. Kaya siya ang nakaka-enter sa kontrata. Ngayon, yung ating yung tama kayo, alamin natin, wala kang pakilaman ang sanggunian, tama po kayo doon para magkamero ng kalinawagan. Pero sa aking pananaw, dahil siya chairman ng school board, I think he has the authority to enter into a contract representing the school board. Ano, respect po natin yung opinion po ni Attorney De Castro, pero kailangan din po nating alamin na kaya po siya naging chairman ng school board dahil siya po ang city mayor. At nakalagay po dito sa function ng city mayor na hindi po siya pwedeng pumasok sa kontrata without proper authorization from the sangguni ang panglunsod. Kaya nga po tayo magtatanong. Ito po naman, mag-iba lang tayo ng opinion. Pero yun ang ating pananaw, hindi siya magiging chairman ng school board kung hindi siya ang city mayor. At ang sinabi dito ay kailangan ng authorization from the sanggunian. At ito po, ako po'y mahigit 18 taon ng konsehalo dito. Lahat po ng pondo ng SEPPAN, basta ho construction, mapa school building, mapa sports academy phase 1, lahat po yan ay dumaan sa sangguni ang panglunsod for authorization. First time lang po mangyayari ito na hindi ho padadaanin. So kailangan ho nating magtanong sa mas nakakaalam para ho malaman natin kung ano po ba ang talagang tama. So privilege, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, honorable members of this August body, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang akin pong bubuksan sa privilege speech ko, Mr. Chairman, ay tungkol po sa dumaraming e-bingo na negosyo dito po sa ating lungsod. Maganda po at nagpapasalamat tayo sapagkat nakikita po ng mga investors na magtatayo ng e-bingo na sa lungsod ng Lipa magtayo, Mr. Chairman. Subalit, hindi rin naman po ganun kaganda kung magdadadami ang mga e-bingo establishment sa lungsod ng Lipa sapagkat hindi po ito magandang imahe sa ating syudad. Dahil po dito, Mr. Chairman, ay nais ko pong ipasok sa sanggunian na mapag-aralan kung po pwede po nating ma-regulate ang dami ng e-bingo na aprobahan natin sa lungsod ng Lipa. Ganun din po, Mr. Chairman, ang mga e-bingo establishments po ay every 2 years ay nag-a-apply o nagre-renew sa PAGCOR ng kanila pong permit. Sa una, before establishing an e-bingo establishment dito po sa syudad ng Lipa, they ask the an SUP sa sangguniang panglungsod para po sila ay makapagtayo ng e-bingo, which is a requirement sa pagtatayo po nito, Mr. Chairman. Pero every 2 years, sila po ay nagre-renew ng kontrata sa PAGCOR
At every 2 years, ito po ay hindi na nadaan sa sanggunian, Mr. Chairman. So, isama na rin po sa pag-aaral na every 2 years ay kinakailangang humingi sila ng certificate of no objection sa sangguniang panglungsod para po maisama sa requirements na hinihingi ng PAGCOR, ganun din po sa pagre-renew nila ng mga kontrata. Ganun din po, malimit na natin kung ilang e-bingo establishments lamang ang aaprubahan at papayagan natin sa lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. Maraming pong salamat. Referred to the Committee on Games and Amusement. The Honorable Katipon is recognized. Sa inyong privilege space, may knowledge so kayo kung ilan hong bingo na nasa Lipa? Wala pa pong lima. Tapos may apat po, tapos po ay may alam ako na isa pang nag-a-apply sa SM. Bakit? Ganito ho. Yung mall, like Fiesta Mall, Shumart, saka yung Robinson, i-exempt po natin yan sa counting ng kwan. Bakit hindi ho tayo manindigan dito sa pamamagitan ni Kagawad Owing Di Castro? Di meron na hong dalawa. Dalawa ho nasa labas, tatlo. Bakit hindi natin bigyan na laan ng dalawa at i-close na natin ang deal? Ayan po ay nasa discretion ng sanggunian. Dalawa na lang sa labas ng mall. Yung nasa mall, hindi na natin makuwan yun dahil talagang may kasama sa SUP nila. At saka ang isa pa ho, baka huma-amendahan natin ng special use permit na dagdagan ho natin yung mga pag-secure. Katulad ho na rin Dayton. Kailangan ho niya ng kuna eh, ng Dayton. Kailangan ho niya ng special use permit eh. Yun hong Metro Evil Zone, nag-privilege si Consul Patmon, hanggang ngayon hindi pa na-action ng chairman ng... na-action na na? Oh, ayun. dapat ho yun may mga SUP. Yun ho, Torre de Lorenzo, ni Consul Puwa, na nireclassify. Tama si Consul Puwa. Dapat may SUP rin ho yan, ang mga gasolinahan. Yun ho, mga Jollibee ngayon. Dahil kaya ho, dapat may special use permit yan. Katulad nga ho, nung sinasabi kong pag-exit mo ng Tambo, ang lalabasan mo ay drive-thru ng Jollibee. Paano hindi magkakaroon ng traffic diyan? Kung dumaan sa sanggunian, may advice natin na mailipat ang Jollibee sa Ludlod. Sa, yun ho, siguro magkuhan na lang ako tayo, dalawa na lang ako outside the perimeter of mall na ibingo. Yun ho aking rekomendasyon. Mr. Chairman, the Honorable Di Castro is recognized. Uuwi talaga ako itutol na sa pagdami ng ibingo. Kaya ho, dapat ho nating limitahan. Ay pag dinamihan ho, ay wala na ho tayo mabalik. Yan ang sinasabi nito. Mag-ibingo festival tayo. Sarami na yan. Tsaka yung gawang nasa highway na nagasolinahan, yung kayo mayroong special use permit sa atin. O, tsaka ho yung mga tindahan doon, marami may mga tindahan doon ho eh. Sana ho makulektan din natin, baka hindi nabayad ng kung sa atin eh. Yan eh, within the area of power of the city. Pero tungkol po sa ibingo, ay ako'y nakikiusap sa ating mga samahan na limitahan na, huwag ng pakaramihan. Ha? Malibala si Kagawad. Maraming pong salamat. Salamat po. So, we'll let the chairman po ng committee ng the Honorable Bill Vice recognize. Ang alam ko ho, dahil I have rendered that issue 3 weeks ago, ang chairman ha, si Gansel King ay mag-hold yata ho ng committee hearing bukas sa launa. Ayun ho ang kay Gansel Abior, nakaragdagan na sana ho ay matingnan kung gano'n ho kadamit, kung papaano, at kinakailangang isaman din ho natin sa SUP. Siguro nga ho, tama lamang ho yun. At si Gansel King, awan ko kung tuloy ang meeting bukas. Sige po. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, karagdagan lamang po doon sa SUP. Kasi nakikita ko ho doon, may nakalagay doon commercial centers bago malls. Ano ho? Ang gusto ko lang ho, Mr. Chair, di malaman doon, eh kung baga
kung ano bang pagkakaiba ng mall sa commercial center. Dahil madami itinatayo dito, ibig sabihin yung pitak-pitak, ha? Spelling, pakaiba. Ano, Mr. Chair, madami yung pitak-pitak, pagkatapos kung bagay nakalagay doon, kunyari, parang Key Point Commercial Center. Ano, yung bagay dapat ay kailangan na ng SUP kasi madaming pitak-pitak, madaming umuupa. Ano? So dapat si Mr. siguro Mr. Chair, meron tayong tamang definisyon kung ano baga ang commercial center, ano baga ang malls, kung ano baga para ito yung makaibigay natin sa engineering para bago sila magbigay ng building permit ay mabigyan yung tamang kaukulang mga dokumento, Mr. Chair. Mr. Chairman, in addition to that, Silva is recognized. Sa akin ng tingin, Mr. Chairman, sa dami hong demand na ating mga kasama at sa dami nating nakikitang problema dahil mga nipapasok nga ho diyan, mga hindi ho natin alam kung ano na ho palang itatayo. Katulad nga ho, one time noon, nagkaroon ho ng laboratorio ng Shabu, hindi ho dumaan sa Sanggunian. Yun ho mga faktor iyan, Mr. Chairman. Siguro, Mr. Chairman, it's about time na atin hong amendahan ang atin hong ordinansa tungkol po doon sa pag-grant ng special use permit. Dahil sa kita ko ho, dahil ang lungsod na Lipa ho, talagang nadagsa ho ang mga investor, nadagsa ang mga negosyo. At katulad nga ho natin, may mga ordinansa na ipinapasok dito tayo po reclassifying a certain property into commercial, ay hindi naman natin alam kung anong commercial ang itinatayo. Kaya siguro tayo nagugulat na lamang, bakit nagkaroon dito ng ganito? Hindi naman namin inaprubahan yan. Kaya siguro, Mr. Chairman, doon ho sa chairman na kung saan ho ang tungkol sa mga bagay ng pag-grant ng special use permit ay ito'y ma-repair at ng atin hong mabalangkas na at tingnan ho natin yung special use permit na iyan at lahat ng gusto natin na po pwede ay atin hong ilagay sa amendment, Mr. Chairman. Sir Chairman, last. Gusto ko sanang kunin attention ni Crucial po bilang chairman ng Land Use na kung kukuha ka ng konsultan, pwede namang usapin si paring Merlo na konsultan dahil yan ang mapakalaki ng karanasan dito sa special use permit. At saka, yun yung pag-aamenda ng SUP at saka ho ng iba pang bagay, ay inyong seryosohin ito ngayon linggong ito na maitanong. Dahil ho sa akin hong karanasan dito sa Sanggunian, si paring Merlo ho na pakaraming na napapasok na investor. Kaya ho gumanda at lumaki ho ang lusod, dalipa at umunlad. Yan ho ngayon mga Korea ho, Korean, what ho kayo lang, investor, tayo na invite. Sige po, treaty. Privilege. Naka-report na kay, ano? Refer to a committee on land use. Wala naman tayong laws. Privilege, kung wala na po, reading of the minutes of the preceding session and approval of the same, the Honorable De Castro is recognized. Good morning again. I move that we dispense with the reading of the previous minute of the last session and that the same be considered as approved. Any second? Seconded by the Honorable Gosos and Rocafort. Discussion? Objection? The Chair hears none. The motion is approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Committee on Environment is recognized. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, this is the committee report of the Committee on Environment 2017-001 regarding the privileged speech of Honorable Gwendolyn K. Wong bringing up the complaint regarding the piling up of uncollected garbage in some subdivisions and barangays. Findings. Referred to this committee was the privileged speech of Honorable Gwen Wong, bringing up the complaint regarding the piling up of uncollected garbage in some subdivisions and barangays. This committee conducted its hearing on January 26 and February 2, 2017.
During the January 26 committee hearing, Mr. Libon Obsenro explained that the contract with the previous howler was expired on December 31, 2016 and the bidding for new howler happened only on January 17, 2017. That's the only time the hauling of garbage resumes, which resulted for uncollected garbage to continuously arise. This garbage is now being collected gradually by the winning bidder, 7MG Hauling Services Philippine Corporation. The barangay Marawoy also aired their problems in transferring their garbage from their own garbage truck due to lack of haulers' dump trucks at this transfer station. Considering that the Sangguniang approved the 28 million budget and an additional of 4 million for hauling of garbage in 2016, and 35 million for 2017. The chairman insisted that they should incorporate in the contract the additional two hauling trucks since the 11 trucks of previous hauler were not enough to haul the city's waste and suggested that the contract shall pass through the Sangguniang for further review and evaluation. On February 2 committee hearing, Mr. Guarin of 7MG Hauling Services Philippine Corporation explained that from the time they started their operation in the city to the contract has not yet been signed. They have already collected 93 trucks of garbage as of February 2. And since the city has voluminous garbage and waste, the budget of 35 million for hauling of garbage will be insufficient since the dump site fee alone for 1 year will be amounted to 24 million. But they still assure the committee that they'll continue with the contract. The committee also assured them that they will appropriate additional budget provided that the former shall ensure the cleanliness and the eradication of garbage problems in the city of Lipa. This committee report is for the information of this August body. Mr. Chairman, I move that this be adopted. There's a motion duly seconded. Discussion. The Honorable De Castro is recognized. Na ako nga po eh, kamembro ninyo diyan, hindi pa ako hinahingi ng pasisya, hindi ako nakadalo. Ayun nga lang, pagliliwanag. Yung ano gaho naging dahilan at nagkatambak-tambak ang ating mga basura. Nalaman gaho niyo. Anong dahil at hindi sila nakakolekta? Mr. Chairman, base po sa hearing, ay ang RC-hain po, dapat ay matatapos ang kontrata ng December 31, 2016. Pero noong pong kapaskuhan, kaya ay hindi na po nila hinakot ang basura. Kaya po tayo ay nagkaroon ng tambak na basura sa sudad ng Lipa. Ganun din po ay hindi po January 17 lamang tayo nagkaroon ng bagong bidder. Kaya po ito lamang nag-assume na simulang hakutin ang basura, Mr. Chairman. Kasi bakit isang araw nakausap ko nga itong si Rick Libon na aking kinastigo, bakit hindi nyo anticipate na yung punto pa lang nakalaan sa basura ay kulang at alam niyo mag-expired, bakit hindi nyo inaksyonan? Kung kami naman ang aasahan ninyo, hindi naman kami makakakilos kung wala ang feedback at sa inyo mga input. Kaya ako bakit nagkatambak-tambak ang basura? Ano ang dahilan at hindi nakolekta? Anong dahil at kinulang ang pundo? Kaya po sabi ko sa susunod, laki-lakihan na ninyong hinihing pundo para ma-anticipate ang panahon, darating na panahon na hindi ganito mangyayari. Na dapat naman pati yung ating mga kontratista, sana na meron silang kwan, konsensya, porque wala na silang pundo, babayaran din naman sila, dapat sila nakulikta. Yun lamang po, Mr. Proponent. Nung isang araw, late ako doon sa committee hearing. Doon gaho ko siya labir yung inyong statement na yung former na kontratista ay Pasko pala, hindi na hinakutan. Pero siya gaho'y nabayaran, kaya na. Bayad po yun, kasi... Hindi umikot eh. Exhausted po ang pondo natin sa basura nung 2016. So, bayad po yun. I assume na yan po ay bayad, Mr. Chairman. Bakit binayaran na accounting ng Lumisa na lang basta-basta yung... Ang accounting po kasi ay
hindi naman nila alam kung ginawa nila ang trabaho nila o hindi, basta ayos ang papel, in form and in substance, ay papayagan po nila. Dapat yan po ay sa sentro magbumula dahil sila po ang nagmumonitor sa hauler natin ng basura. Kaya nga, yan ho yung may diferensya ho sa parte ng executive dahil ho, kadalasan naman ho pagbabayad ng gobyerno, mga 15 days after. So kung December 31 natapos, may accomplishment report yan, dapat ay babayaran niya ng city government ng January 15 to 20. Hindi pwedeng bayaran niya ng hindi date do sa kwan. So siguro, isa rin magandang pagkakataon ito na sa pamamagitan mo ulit, matawag ang accounting budget at ma-committee hearing kung ito'y narelisan ng pondo, kung po pwede. Ang nakita rin po natin dito ay una ay ang kontrata po ay hindi po natin alam kung ipadadaan sa atin for ratification. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, siguro ho nakapag-alala nga dahil ho sa tingin ko ho dumagsa ang basura. Pero Mr. Chairman, dapat ho sigurong makita rin ho ng Senro, baka itong mga basurang ito ay galing na ho sa ibang bayan na tinatapon sa lungsod na Lipa. Baka ho Mr. Chairman, ayun ho nakakapag-alala, tayo ay naghahanap ng kolektor ng basura at tayo magkakaroon ng problema kung saan dadalhin ng basura. Pero ang taga-ibang bayan, ang lungsod na Lipa pala ang ginagawang basurahan. Siguro Mr. Chairman, maging alarma tayo dito at lalo na siguro ang chairman ng Committee on Health na maiparating ito sa Sendro upang sa ganun ho makita kung ano ho talaga at ano ho ang dapat mangyari sa lungsod na Lipa lalo na pagdating ho sa basura. Comment lang po from the chair. Ako, yun po ay kasi may katibayan din po ako doon sa sinasabi ni Consel Merlo na taga-ibang bayan, dito ho talaga nagtatapon sa Lipa. Parang dadaan yung truck nila. Owner po lang nakita, owner. Niahagis na po sa Lipa dahil siyempre, kita naman tayo parang basurahan na. Di sa atin na rin nakikitapon. Kaya dapat din mabantayan din po yun. Tama po yun. The Honorable. Ay, ako lang po yun. Kasi the Honorable Buwa is recognized. Matanong ko lamang po sa chairman. Nung ba sa ating mga kontrata na inaprubahan sa kanila, tayo, yung bang hauler natin, may penalty, kung sakasakali na sila ay hindi makapaghakot. Kumbaga, dapat sana yung ating mga aproba mga kontrata sa kanila, nakalagay ng malinaw doon na kung sila hindi makakahakot doon sa mga lugar na itinakda sa kanila, ay sila ay kumbaga makakaroon ng liability, penalty. Ano? Na kumbaga yung... kung maaari, mas malaki pa doon sa binabayad sa kanila, kada araw. Upang sa ganun, siya naman ay maobliga na hakutin ng maayos yung mga basura. Gayun din sana, ay nakalagay din doon sa provision natin doon sa mga kontrata na lahat ng hinahakot nilang basura ay hindi naman basta inihahagis lamang sa truck. Dapat, pag naghakot sila, ay responsibilidad din ng hauler na walisin yung mga lugar na pinaghakutan nila kasi inaasahan nila ay yung mating street sweeper tuwing umaga. At saka sana siguro ay ma-implement na rin natin dito para mas maganda yung garbage segregation. Upang sa ganun, yun naman mga hindi na yung pwedeng pagkakitaan pa ay mahiwalay na para kukunti na yung mahakot na basura. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, meron naman pong penalty. Actually, ito nga po ang kontrata. Wala pong nabago sa kontrata nila at nung dati nating hauler. At so, kung ano po yung kontrata nung dati, hindi nang ginamit. Same pick-up station, same route, same nasasakyan. Kaya nga po, budget lang po na iba at saka yung metric tons at yung pangalan. Kaya nga po ating napag-alaman sa hearing na bagamat na dahil hindi po ito dumadaan sa sanggunian sapagkat ang ini-invoke po nila is this is appropriated, but even if this is appropriated, the 2017 is an appropriation ordinance. This does not give them the authority para po dito sa mga kontrata na ito. Iba po yung authority na ibinibigay ng sanggunian
at yung atin pong ratification of contract sa appropriation ordinance na ipinapasa po natin, yung po'y pagkukuha na lang ng pondo. Kaya po pinag-aaralan ng committee na papaano natin mapapadaan sa sangguniang pangalungsod ang kontrata pagdating sa basura. At ito po ay pinapa-research ko na baka po mabago natin yung provision na nakalagay sa ano na very specific na for hauling of garbage. Magkano po yung penalty nila? Wala pong nakalagay kung magkano, nakalagay lang po rito, we may rescind the contract, pwede po silang kasuhan kapag hindi nila hinakot yung kanilang ginawa yung nakasaad sa kontrata. Siguro yung ating previous hauler ay dapat siguro ay nakakasuhan natin. Ano? Dahil simula December 25 hanggang December 31, kung saan sila may nakatakda pa, mayroon pang kontrata sa atin, ay hindi na sila naghakot. Kaya siguro, dapat siguro malinawan natin kung ito ba'y talaga kung kinasuhan ng ating ng ating legal office, no, Mr. Chair? Opo, kasi kung ito po'y hinakot nila, hindi naman po ganong kadami na volume ng basura ang matitira within 2 weeks. Kasi January 1 to 15, maaari pong hindi maghakot dahil wala tayong bagong hauler. Pero 2 linggo lang po yun, hindi katulad ng nangyari na dumami talaga ang volume ng basura. So, Mr. Chair, ma-request ko lamang na sana ay ating ma-refer sa tamang committee ba kung mapatawag natin kung pwede bang... Hindi po pwede tayo muna mag-refer. Tayo po yung nasa committee report. So, ito lang po, question lang po from the chair. Unang-una po ay, kailangan po talaga ay makita naman ng sangguniang panglunsod kung ano yung pinapasok na kontrata ng mayor. Kasi po pag mayor po yung naging palpak, hindi lang naman po mayor lang ang palpak. Buong Lipa po ay nagkakaproblema, buong Lipa ho'y nagiging palpak. So maganda yung matulungan ho natin na mayor na pag-aralan ho yung mga pinapasukan niya kontrata para naman ho ay wag naman ho tayo magkaroon ng gantong problema. Dahil ako ho'y nagtataka sa mga konsehalo. Lahat naman ho'y nag-expire ng December 31. Ang kontrata natin sa security, sa mga tagalinis, December 31 nag-expire, pero hindi ho sila tumigil. Tuloy ho ang kanilang pagkatrabaho. Ang ating mga consultant, ay nag-expire din ng December 31, hindi naman ho sila tumigil, tuloy din pagkatrabaho. Bukod tangin na ho itong basura, ang tumigil ho sa pagkatrabaho dahil nag-expire daw ang kontrata ng 31, ay nag-additional pa tayong 4 million, at wala pa ho December 31, tumigil na ho sila sa paghahakot. At tama ho si Consel Abior. Public funds, ito po yung paggamit po ng pondo. Hindi po appropriation ordinance lang. Public funds may be disbursed not only pursuant to an appropriation law, but also in pursuance of other specific statutory authority. Ito po yung Supreme Court ruling at kay Attorney Obeng De Castro. It can thus be plainly seen that the law invoked by petitioner Quezon City itself provides that an appropriation law is not the only authority upon which public funds shall be disbursed. Ibig sabihin po, kahit pinasa na natin ang appropriation ordinance sa budget, kailangan pa rin hong, pwede pa rin, or hindi ko sasabing kailangan, pwede pa rin hong humingi pa ng authority sa sangguni ang panglunsod kung mayroon pa rin hong papasukan na kontrata. So ito po naman ay Supreme Court ruling Quezon City versus Tobias versus Abalos po pala, ay sana po naman ay makita naman ho ng sangguni ang panglunsod kung saan ho dinadala ho ang pondo ng Lipa, lalong-lalo na ho sa basura. With due respect po sa mga kasama konsel, I'm declaring a 1-minute recess. Request lang po ng ni Konsel Mendoza. Session na resume. The Honorable Rocafort is recognized. Adoption po ng committee report. Any other discussion? Objection? Hearing none, the committee report is approved. Next committee report, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, committee report house number 2017-003. Provided all city council have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report and the same be approved, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved. The committee report is adopted.
Business for the day, Mr. Secretary. Annual budget of Barangay 3. Refer to the Committee on Appropriations and Barangay Affairs. Number 2, annual budget of Barangay Bulacnin. Appropriation and Barangay Affairs. 3, annual budget of Barangay Calamias. Appropriation and Barangay Affairs. 4, annual budget of Barangay Pusil. Appropriation and Barangay Affairs. 5, annual budget of Barangay Rizal. Appropriation and Barangay Affairs. 6, annual budget of Barangay San Celestino. Appropriation and Barangay Affairs. 7, annual budget of Barangay San Guillermo. Appropriation and Barangay Affairs. 8, annual budget of Barangay San Jose. Appropriation and Barangay Affairs. 9, Barangay Tangway. Appropriation and Barangay Affairs. Number 10, reclassification request of Mr. Apolonio Castillo. Refer to the Committee on Land Use. 11, reclassification request of Mr. Erwin Sibayan. Refer to the Committee on Land Use. 12, reclassification request of Ms. Gloria Arcega. Land Use. 13, reclassification request of Caroline Mendoza. Land Use. 14, reclassification request of Maricar Bangay. Land Use. Bangi. 15, reclassification request of Juvin Cagitla. Land Use. 16, reclassification request of Danilo Viseo. Land Use. And number 17, reclassification request of Ronaldo Loho. Land Use. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance approving A, B, C, D, and E for the third and final reading, Mr. Chair. Second. Seconded by Honorable Carabin and De Castro. Discussion, objection, the chair hears none, the motion is approved for third and final reading. Any other matters? The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, I move that we consider item number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of business for the day urgent. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Carabin and Manfero. Discussion, objection, the chair hears none. The motion for urgency is approved. Mr. Chairman, I move that we pass an ordinance approving the annual the budget of item number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, and the same be approved for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Silva, Wong, De Castro, Monferro, and Carubin. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, may we consider item number 17 as urgent, Mr. Chair? Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion for urgency is approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ronaldo Loho with an area 209 square meters. Located in Barangay Ludlod for the third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Silva. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair. Likewise, Mr. Chair, I move that we consider item number 14 as urgent, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Umali. Discussion, objection, the chair hears none, the motion is approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Maricar Bangi with an area of 394.3 square meters located in Barangay Maraboy, Mr. Chair. Any second? Seconded, discussion, objection, the chair hears none, the motion is approved for third and final reading. Any other matters? The Honorable Silva is recognized. Other matters, Mr. Chairman, thank you. Mr. Chairman, marami ho tayong mga kababayan ang napunta ho sa atin at itinatanong, bakit daw ho sa ospital ng Lipa, pag sila napunta, wala na hong mga gamot na makuha. Ay sabi ko nga ho, ang aking katwiran, ay January pa naman, ay baka hindi po nakakaroon ng bidding. Pero Mr. Chairman, dapat ho,
kinakalkula nila kailan ang bidding time para doon sa mga gamot na pangangailangan ng mga tao. Kaya siguro, Mr. Chairman, dapat po nating malaman kung ano pa rin yung mga gamot ang mga pinupurchase na pamahala ng lungsod na Lipa. Sapagkat akin, sa akin tingin, Mr. Chairman, kailangan ho ng mga kababayan nating mahihirap, ang mga gamot ay alam natin kung anong mga gamot yan. Kaya sa akin tingin, Mr. Chairman, may refer to sa tamang committee ba at na mapag-aralan ho natin kung ano pa rin ho maitulong na sanggunian pagdating ho sa pagpupurchase ho ng mga gamot na yan. At ng mga baka gamit po pwedeng isama nyo na ho yung supplies sa emergency room dahil yun ang kailangan. Oo, katulad nga ho kanina, may gusto hong magpa-dialysis, may mga kulang pa rin ho yatang mga equipment, siguro dapat na hong maalaman din natin. Sige po. Refer to the committee, as soon as time, Mr. Chairman. Refer to the committee on health. The Honorable De Castro is recognized. Ako po'y pupapangalwa kay Kagawad Merlo Silva. Dahil marami hong nanghihingi talaga ng gamot. Ikaw ko'y bait may hospital eh, bakit na hindi kayo magpunta? Ay wala na raw ho. Ay baka ho ang binibili ay hindi yung masyadong demand ng ating mga babayan. Lalo't may hirap yung mga katulad antibiotic, kung ano-ano, baka binibili ho ay mga mamahaling gamot na hindi kailangan ating mga kababayan. Kaya po dapat, tama po ang kanya na malaman natin, imbita natin ang mga taga-barangay, malaman natin anong inyong mga kailangan gamot at ipaabot natin dito sa mga bibili bago mag-bidding ang kanilang gamot ng pangailangan nating mga kababayan. Kaya I join the motion that the matter of referral to the Chairman on Appropriation at saka Health. Mr. Chairman, the Honorable Katipon is recognized. Baka ho pwedeng bukas ay mag-committee hearing ho ang Chairman ng Health. At maitanong na rin anong nangyari doon sa 54 na doktor, yung bagayikuan, naka-payroll pagandiya, kung ano, kung hindi, kukunin ko na stoklaw. Sige po, sa dalawa po, yung status po ng ating 54 doctors na nasa payroll ng Lungsod ng Lipa, atin pong tingnan, kala ko po yung magkapadala ng schedule, ay hanggang ngayon po wala pa po tayong schedule kung sila pagahoy anong araw na pasok. Dahil ho, balita ko ho, sa 54 po, dadalawa lang ho ang nakikita every day. So baka naman ho, pang gabi ang schedule nila o madaling araw, kaya hindi ho natin napapansin. Pero maganda ho, makita na rin ho schedule nila sa ospital ng Lipa para naman ho malaman ng ating mga kababayan. Any other matter to discuss? I-refer po yan. Kanina po i-refer. Actually, naka-refer na po ito sa Committee on Health. Edi mag-report na lang po. There's no other matter to discuss. If there's no objection from the floor, the session is adjourned.